Pwisit, kung kailan nagre-record ako, meron ditong track na umaatras, puta. Hello, hello mga ka-RR. This is your Madam L. So today, nagki-crave kami ng Thai food kaso sarado. So ang bagsak namin ay Vietnamese dito sa Pha Saigon La. Charot. So ayan na, naglalakad na si Mama. Tapos kasama namin today si Lola. Pero si Michael ay hindi available dahil siya ay may klase. Tapos ayan na, ang menu nila. Pala na kayo magbasa. Ayan mga mami-mami, chururut-chururut. Tapos eto na, ang order ni Mama ay yung number 32 na rice platter. Tapos kami ni Lola, ang order naman namin ay yung tender cubes filet mignon beef. Tapos naisip ko, ang iba-vlog ko na lang today ay kung ano yung mga basihan, yung mga tinitignan ko pag kumakain ako sa restaurant para doon nakabase kung magkano yung ititip ko. Una, dapat pag upo nyo, bigyan na agad kayo ng tubig na malamig. Siyempre, mainit, diba? So, ayan. Tapos pag may lemon, siyempre, plus points yon. Pangalawa, dapat bibigyan kayo ng mga kubyertos, ganyan. Tapos chopstick. Nakalagay dapat siya sa hiwalay na tray. So, ayan na yung order namin. Mabilis sila, mga bakla. So, ayan na yung filet mignon beef with salad na walang kwenta. Charot. Yung salad nila hindi masyado masarap. So, ayan si Mama, dumadaldal siya. Tapos, ito na yung order ni Mama, yung pork chop. Charot. Diba, lagi naka-zoom yung face ni Mama. Tapos, ito mga bakla, yung paste ng Vietnamese. Ang tawag dyan, Nok Nam Chai or Nok Nam Cham. Tapos, ito yung shrimp cake nila. Masarap to mga bakla. Siyempre, gawa sa siya shrimp. Shrimp cake nga, diba? Basta malinamnam din siya. Pero, hindi ko alam kung ano pang may itlog din yata to. Ganon. Tapos, ayan yung restaurant. Hindi naman sila masyadong busy. Konti lang yung tao, mga bakla. Okay, ito yung pangalawa at pangatlong pinagbabasihan ko. Yung papel ng straw, kasi basura na yan, nilabas mo na yung straw, dapat kinukuha na yan ng waiter. Tapos pag yung baso mo wala nang laman na tubig, tinabi mo na, ibig sabihin, naghingi ka na ng refill. Dapat refillan na nila yung baso mo kasi baka mamaya mabulunan ka. So pumunta na kami ng Target. Ayan po. Tapos, order ako sa Starbucks. Ang pangalan ko kasi sa Starbucks ngayon, Vinaruruth. So, titignan natin kung tatawagin tayo ng Vinaruruth pag sinigaw na yung pangalan. Pero ito mga bakla, ang tsaka nung na, ano dito, nung nagtatawag ng mga order, hindi niya tinatawag yung pangalan mga bakla. Ang tinatawag niya kung ano yung in-order mo. So, kunyari, peppermint mocha frappuccino venti, mga bakla ganun. So, malamang hindi ma-shoutout yung pangalan nating Vinaruruth. O, oh, diba, shoshal? So, ayun yung pangalan ko pagka nagwiwig ako, mga bakla. Vinaruruth. Dalawang beses na yan! So, ayan. Hindi niya talaga tinatawag. O, oh, paray. Tapos, kaya naman pala, mga bakla, eto, ipapakita ko sa inyo, kahit tawagin ako pala, hindi sinulat yung pangalan ko based doon sa Starbucks na app ko. Ayan ang sinulat na pangalan, Rina. Kahit yung Vina hindi na lang nakuha, o cry. Uy, maraming batang magugutom. Madami na mapapakain. Maganda at maganda. Mamaru siya. Sabi ko mamaru ka.
Wisit kung kailan nagre-record ako, meron ditong truck na umaatras, puta. Pang French press. Ah, okay. Espresso na yun. Espresso siya na. Pang shot-shot yan. Hindi ko alam kung nagsasalita sila, kaya quiet lang akes. Ano yan? Infuser. Lalagyan mo siya ng mga ano, prutas. Ah, okay. Pwede mo, oh, tapos ibabaon mo siya sa lupa. Para tutubo yung prutas. Ah, oh, ganon. Thank you mga bakla sa panonood. Ayun lang pala siya. Oh, cry. Thank you. Bye-bye.